Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Alam mo, Atom, uso daw ngayon ang bangs sa mga girls at collared shirts sa mga boys. Talaga? May bangs ka ba? Ako may collared shirt. Eh, ibig sabihin, nasa uso tayo. Yes. Pero ano ba, show me, hindi lahat ng mga uso ay nakakaganda sa atin. Tulad ng mga bisyo. Ano, ikaw, ano ba yung sa tingin mo na pinakalaganap na bisyo ng kabataan ngayon? Sa tingin ko yung pagsisigarilyo. Kasi ang dami sa mga kabataan ngayon, nakikita ko sa daanan, mga nag-iossi. Yes, so, tama ka din. Oo nga. Nanto ko din, marami yung makikita ng ganyan. Pero teka, bakit kaya hindi tayo magtanong sa iba kung ano yung iba pa nilang alam na bisyo, diba? Maganda idea. Wow! Dito kaya? Ikaw, anong pangalan mo? Christelle, sa palagay mo, bukod sa paninigarilyo, ano ba yung iba pang laganap na bisyo ngayon sa kabataan? So, ngayon po, kadalasan ang mga estudyante yung mas, computer games po. Ikaw, anong pangalan mo? Joyce po. Ayan, ikaw, sa tingin mo, ano yung iba pa? Bukod dun sa sinabi niya, bukod sa panagay niya. Text messaging po. Dito naman. Ikaw, kumpare ko, ano bang sa tingin mong mga bisyo na mga kabataan ngayon? Siguro po, pag-ilaw ng alak. Magagaling. Ang dami talaga ang vision ng mga kabataan, ano? Tama, at dahil mga magagaling kayo, ayan, meron kayong mga KNN book. One for you. Maraming salamat. Alam nyo, sangayon sa mga sinabi nyo ang Camarines Norte Bureau. Alamin natin sa kanilang report kung ano ang mga epekto ng mga vision nito sa ating kalusugan. Sa bawat 6.5 segundo, may taong namamatay dahil sa paninigarilyo. Ang mga taong nagsisimulang manigarilyo sa kanilang kabataan kapag ipinagpatuloy ito ng 10 taon o higit pa ay mamamatay ng 20 hanggang 25 taong mas maaga kaysa sa mga hindi naninigarilyo. Paninigarilyo, hindi maikakailang isa ito sa mga pinakalaganap na bisyo sa ating lipunan. Kung dati-dati mga matatanda lamang ang nahihilig dito, ngayon, maging mga bata at teenagers ay nahuhumaling na sa bisyong ito. Hindi na bago sa aming mga taga Camarines Norte ang tanawin ito. Dito sa may tulay ng Diet, may ilang mga kabataang kapuspalad na kundi man dito nagtratrabaho ay dito na mismo naninirahan. Salat sa edukasyon, pag-aaruga, at pagkain ang marami sa kanila. Ang iba naman ay nalayo sa kanilang mga magulang. Dahil dito, hindi nakapagtatakang mapalapit sila sa mga masasamang bisyo tulad ng paninigarilyo. Isa na rito si Kulot. 14 taong gulang pa lamang siya, subalit naghihilig na siya sa paninigarilyo. Sa ilalim ng tulay, pansamantalang naninirahan si Kulot matapos lumaya sa kanila. Pagkatapos yung lumayo sa kalupitan ng kanyang mga magulang, ay siya namang paglapit niya sa bisyo ng paninigarilyo. Ayon kay Dr. Edgar Santo Domingo, isang psychologist, ang paninigarilyo ni Kulot ay maaaring dulot ng problemang emosyonal at pampamilya kung saan nakararamdam ang bata ng kawalan, ng halaga at kakayahan. Subalit, ito raw ay isa lamang sa mga sanhi ng paninigarilyo. Yung accessibility tsaka yung awareness nila, nakikita nila palagi yung modeling, no? Nakikita lang sa mga magulang nila, nakikita lang sa mga sa paligid, no? Kung sino-sino nakikita na naninigarilyo. Alam ang bata, adventurer yan, nagdi-discover yan. Sa age yan na kung saan nagdi-discover sila ng mga bagay-bagay na bago sa kanilang karanasan. Panggagaya o modeling. Ito ang nagtulak sa isang bata rito sa tulay upang manigarilyo nung siya'y 9 taong gulang pa lamang. Siya si Brian, na ngayon 10 taong gulang na. Maaaring nakapagdudulot na ang paninigarilyo ng lunas sa ating mga suliranin. Subalit ito'y mga saglit na kasiyahan lamang.
Ang mga panandaliang pagtakas na ito ay magdadala sa atin sa pangbatagalang problema, hindi lamang sa ating kalusugan, ngunit pati na rin sa ating pagkatao. Maari magkaroon tayo ng isang depektibong personalidad ng taong yun paglaki niya kapag siya ay natuto na ang pangsagot niya sa kanyang mga pangangailangan emotional o physical ay paninigarili. So malawak na malawak yun at tunay na nagiging problema sa ating sa hinaharap. Smoking is a risk factor for a number of lung diseases, not only sa lung disease pero sa heart disease din. Another, yung hypersensitivity to pneumonitis. Sa yun, cause ng paninigarilyo. At lung cancer. Ayon pa kay Dr. Gresha, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ang isang tao ng ganitong mga sakit kung mas matagal na siyang lulong sa paninigarilyo. Ang masaklap pa, hindi lamang ang mga gumagamit ng sigarilyo na naapektuhan nito. Delikado rin ito sa mga non-smokers na nakalalanghap ng usok. Kung minsan pa nga ay, mas apektado sila dahil hindi dumadaan sa filter ang usok na pumapasok sa kanilang katawan. Dahil na rin sa mga masasamang epekto na ito, marami-rami na rin ang nagdedesisyong tumigil na sa paninigarilyo. Ngunit, tulad ng ibang bisyo, mahirap itong tigilan. Actually, walang hard or fast rule dyan sa pag-quit-quit. Yung iba, may tinatawag tayong term na cold turkey na kailangan din yung willpower at saka determination ng tao pag-quit. Nakakaya naman nila. Yung iba, nakakaroon nga ng tremors, yung withdrawal symptoms, na insomnia, ng nausea. Mahalaga ang papel ng ginagampanan ng paaralan, ng gobyerno at ng pamilya sa pagsugpo ng paninigarilyo ng kabataan. Sila ang nagtatakda ng kapaligirang ginagalawa ng bata at sila rin ang naghuhulma ng asal at pag-iisip ng mga ito. Subalit ang mga hakbang tungo sa pagbabago ay dapat magsimula sa sarili. Sa ganitong paraan lamang magiging matagumpay ang tuluyang pagtalikod sa paninigarilyo. And it's good when our child says, ayoko ng manigarilyo, tama na ito. It's a good thing because it's one step, even though sabihin natin small step, but it's a big and a giant step, I guess, and a very significant step in solving the problem.